Guys, welcome. This is the Santarong Reading Nito for Collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for Collective Your Energy at this time. Wow. Knight of Wands. That's your energy. Pasugod. Aggressive. Para ba impulsive? Impulsive, immature, scattered yung energy, mo, parang happy-go-lucky, ganun. Wala pang pagsiseryoso sa buhay, parang ganun. Basta happy-go-lucky ka, ganun. Driven ka, may atakihin ka, or may sugurin ka. Palaging pasugod yung energy mo dito eh, driven, and reckless. You know what is reckless? Reckless. Full of motivation to take action, to pursue, to do something. Na exciting. Mahilig sa mga exciting, yung nakaka-excite. Yung parang makarush ng adrenaline mo, yung ganun. So, Aries, Leo, Sagittarius, ano main energy mo? Uy, magician. Marunong ka ba sa witchcraft? Or magkukulang ka ba? Or or else ay marunong ka sa pwede ding sa pag-manifest ng goals mo, no? Ambition mo, pwedeng ganun. Kung hindi ka man magkukulang. Or else ay gagawin mong lahat para makuha mo yung gusto mo para sa walang imposible. Yung ganun. You always find ways, parang ganun. You have all the tools to get what you want, to may believe ka sa sarili mo eh, sa kakayanan mo eh, na may tools ka. You have all the tools to get what you want, to achieve your goal, oh? Which is yung ma-excite ka. Yung mga goals mo is, yung nakaka-excite, yung ma-excite ka. Pwedeng ano to, kung gumagawa ka ng witchcraft, talagang driven ka and excited, yun ang nagbibigay siya ng excitement. Or kung sa person mo, yun ang nagbibigay siya ng excitement. So talagang nandun yung willingness mo and drive and yung pagpursige, eagerness. And may tiwala ka sa sarili mo. Na sumugod, na mag-take na action, na gawin kung ano yung gusto mong gawin. Na exciting para sa'yo. May pagka-reckless ka dito. Ano ang kasagutan sa mga tanong mo? May babalik sa pamilya mo. Sa'yo. Ano yun? Anong babalik sa'yo at sa pamilya mo? Or sa'yo? Pwedeng ex mo, past person mo. Lalo kung may mga anak na kayo. Pwedeng ex-spouse. No? Interested na person to sa'yo. Palaging nagmamanman. May pagka-curious na tao. No? Actually, may pagka-curious siya and immature din, kagaya mo. Para bang bata isip ito kasi page yung ano niya. Mas immature to kaysa sa'yo. May fool, the fool pa dito. Parang may pagka-foolish yung ugali. With a fool. Risky, risk taker. Fearless. Yung takot yung iba na mahulog, kunwari sa bangin. No? Siya parang walang pakialam, parang fool. Walang fear. Parang hindi nakakaramdam ng takot na mapahamak. Yung mga ganyan. Masyado itong adventurous. Mahilig siyang mag-take ng risk.
mahilig to mag-obserba, mangmanman, ganyan yung energy niya. Nandun yung eagerness niya to know. Ikaw naman to take action siya to know and to risk. May pagka-manipulative ka with the magician or pwedeng mahilig ka mag-manipulate ng energy, words, or else ay mahilig ka mag-manipulate ng yun nga, words. Yung may pagka-manipulative ka magsalita, ganyan. Para sa exciting yon, yung manipulation, yung mga ganyan. Pwedeng energy manipulation or words manipulation, kagaya na mahilig ka mag-manipula ng iba or else ay kasi may pagano ka dito eh, reckless, no? Impulsive, gusto mo na exciting. That's why nasabi ko yon. So, ayan. Or else itong taong to na babalik sa'yo, pwedeng hiwalay sa family. Or against yung family niya na bumalik siya sa'yo, pwedeng gano'n. Or may family na against sa connection niyo, gano'n. Pwedeng pamilya niya talaga. Or ano ang mga sagot sa tanungan mo? May malalaman ka. May madidiscover ka na ano? Ano yung madiscover mo? Tungkol ba dito sa person mo na yan? Tungkol sa kaaway mo? Anong malalaman sa kaaway mo? Naka-recover na siya sa kalungkutan, sa sadness, sa pwedeng sa disappointments din, or yung sa pagmumukmuk na, you know, driven and pasugod, matapang na energy niya, impulsive and full of motivation, will, it's your enemy. May malalaman ka tungkol sa kaaway mo. Na yun, know, nakaget over na siya sa sadness. Ano pa malalaman mo tungkol dyan? Na hindi na siya takot. Hindi na siya mailap. Hindi siya umaatras. Hindi na siya atras. Pasugod yung kaaway mo. Pasugod. Lalaban ang harapan to. Mga ganito. Hindi naman siya traidor. Ang kaaway mo. Right? Hindi traidor yung kaaway mo na yan. Hindi siya traidor. Matapang yan na harapan. Harapan na away. Ikaw ba? Traidor ka? Traidor ka. Sorry guys. Traidor ka daw. So, traidor ka. Pwedeng nangulam ka eh. Pwede. Kung sino. Or else. Kasi, you know, para sa'yo, yung, kung nangulam ka man, exciting yung pangulam. Yung ganun. Or kung gumagawa ka ng love spell, exciting para sa'yo. Na-excite ka na gawin yun. So, yan. Kung kanino energy lamang po yung makukuha guys sa bawat reading. So, huwag na pong ipilit sa ano sa reading kung ano kung hindi sa inyo na reading sa iyo. Kung sino lang po ang makaresonate, kung kaninong reading lang, kung kanilang pong energy ang makukuha. So ayan. Ano ba yung kaaway mo? Malapit lang sa inyo? Hindi, malayo. Malayo yun sa inyo, yung kaaway mo yan. Malayo yan. Malayo. Energy ng kaaway mo ngayon. Negative, higher. Ano ba ito upright? Parang ano siya eh. Tingnan ko.
Pwede, applied siya daw. Alang eh. Ano to, buo yung loob ng kaaway mo. Kaya nga pasugod na eh. Matapang. Driven. Hindi na siya mahina. Kasi with the Four of Cups, no? Kung naging mahina yon, na parang nagmukmuk na lang, na parang, parang ayaw kumilos, ganun, nalungkot, ngayon, ngayon, pasugod na siya. Ano ba yun, sugurin ka ba niya? Ganun? Laka, nalaman, sugurin ka na ng kaaway mo. No? Huwag na tayong mag, ano, mag, focus sa kaaway, no? Mga ganyan. Kasi negative eh, yung mga ganyan. Mas maganda guys, yung positive yung buhay. Alam nyo guys, maiksi lang yung buhay eh, no? Actually, na-realize ko lang yun din yan. Nung, basta, may ma-realize lang din ako, no? Sa, ano, na, di ba, ako, maano din ako, gusto ko ng justice, di ba? Pero when it comes sa ano, na ganyan, kung ganyan, no? Pero nasa inyo yun. No, mas maganda kasi yung peaceful na buhay, no? Lalo na ikaw may ugali ka eh doon sa reading kanina. Mas maganda yung peaceful na buhay, guys, no? Mas maganda yung payapa yung buhay kaysa yung away. Ano ba mapala mo diyan? Next silang buhay sa mundo to. Mas maganda yung mamuhay ng payapa, masaya. At yung nagtutulungan, no? Dapat ay magtulungan na lang. So, immature ka pa kasi dun sa energy mo, yung person mo, immature din. Itong kaaway mo, immature pa ba yan? Immature din yan? Hindi, hindi siya immature. So, mature na siya mag-isip. Bakit malalaman mo daw, pasugod na siya? Bakit siya susugod sa'yo? So, isa pa yung kaaway mo din. Mari, may galit sa'yo. May galit. Talagang sugurin ka niya. Ano ba ito? Madami kang kaaway? Madami kang kaaway? Hindi, siya lang. Yung malungkot na person na yun dati, pero nakarecover na nga eh. Pasugod na siya, oh. Siguro may mga nawala sa kanya, may kulang sa buhay niya, kaya nalungkot siya. Ikaw bang may kagagawa nun? Kung bakit may nawala sa buhay niya? Oo. Ikaw ang may kagagawa nun kung bakit may nawala sa buhay niya kaya nagalit siya. Anong ginawa mo? Ito guys, kung sino lang po ang makuha ng energy guys. Bakit matindi ang galit mo sa kanya, sa taong yan? Hindi naman. Ano, sa selos? Selos ba? Selos to. Para ma-leave mo yung baggage. Para ma-release mo yung baggage. Selos. Dahil sa person. Third party ba yan? Or naging third party? Or parang naging karibal mo? Ganon. Tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman siya naging third party. Hindi din siya naging karibal mo. Naging option siya ng person mo. Hindi. Pero nagustuhan siya ng person mo. Nagustuhan siya ng person mo? Ay, hindi daw eh. Hindi din. Oo, mare. Dalawa kasing upright eh. Kasi ang dami kasing lumabas. Maring nagustuhan siya ng person mo or pwede na ano, third party or nagkaroon ng relationship sa kanila or else ay nagustuhan niya yung person mo or nagustuhan ng person mo yung person na yan. Mga ganon. Selos ang dahilan. Oh, malapit na mag-end of the world daw. Tapos kayo, away kayo ng away. Oh, wala kayo sa buhay nyo. So, yan.
May malalaman ka. Yun na nga yun. Impulsive din, oh. Dala ng galit nyo. Dala ng galit kasi may nawala sa kanya. Yung person mo ba ang nawala sa kanya? Yung person mo ang nawala sa kanya? Kung bakit siya nagalit? Pwede. Pahalang eh. Basta may nawala sa kanya. May nawala sa kanya. Sino ba yung nawala sa kanya na ikinagalit niya? Person mo ba yun? Na parang ikaw may gawa. Ganun. Pwede hindi. Pwede hindi. O, pwede. Kasi pahalang na naman eh. Pahalang eh. Pwede. Pwede. May gusto ba to sa person mo? Yung ano na yan? May gusto pa ba? Or may gusto? Pwedeng wala na. Ano ba yung person mo? May relationship kayo niyan? Nung person mo na yan? Wala? Ano yan? Kinobsesan mo lang yung person na yan? Hindi. Ano yun? May gusto ka lang sa person na yan din. Yeah. Attracted ka sa person na yan. Nakipag-agawan ba siya sa'yo? Oo. Maring kaagaw mo. Or pareho kayo may gusto. Ganon, dati. Ayun, parang wala na siyang gusto sa person na yan. Or pwedeng ex mo yan na wala na kayong relationship. Kaya walang relasyon na, no? Ex mo yung person mo, pwedeng ganon. Nawala na kayong relationship. Kasi wala yun na. Or gusto mo lang talaga yung person na yun. Yung person na yun na parang karibal mo sa person mo. Yung ganon. Bakit? Mahal ba siya ng person mo? Mahal ba siya? Hindi ah. Hindi siya mahal ng person mo. Mahal ka ba ng person mo? Let's see. Hindi. Kilala ka ba ng person mo? Bakit hindi ka mahal? Pareho lang kayo na hindi kayo mahal. So, buwan yan. Balak is buwan. So, sa inyo yan. Baka mga ilang taon na lang mag-end of the world na. Sige, kayo kagawa ng witchcraft. Kumusta ang kaluluwa niyan pagka ganyan? Bahala kayo dyan. So yan. Oh, witchcraft. Magician eh. Magician yan. Mag-i-end na itong may mag-i-end. May mag-i-end. Ano yung mag-i-end? May karma. Ano yung mag-i-end? Bakit ganito? Ang dami. Yung takot sa yung kaaway mo. Di ba siya to kanina? Kasi in reverse yung energy niya, mag-i-end yun. Yung parang umaatras siya na may takot siya sa'yo.
na parang ilag siya, hindi man takot, ilag siya na yung parang na-alarma siya, yung ganun, mga ganun. Anong darating sa buhay mo? The star. Pwedeng pag-asa. Fame. Pwedeng abundance kasi may tubig dyan. Tinago ko lang kasi yung picture ba. Pwedeng katuparan ng pangarap mo. Ng dream mo. Or else, it's a person. Ano tong the star na to? Person ba yan? Hindi. Pwedeng ikaw yan, no? Na magiging positive na yung buhay mo. Magiging positive ka na. And, ano pa? Ano yung darating sa buhay mo? Ni-reverse lang din. Binaliktad. Pwedeng may pag-asa, may hope, meron ding hopeless na mga events, mga ganyan. Positive and hindi positive na mga bagay. Pwedeng ganun. Ano pa yung mga darating sa buhay mo? Tagumpay, victory. Victory saan? Sa person mo? Person mo ba yan? Sa person mo? Yeah. Magtatagumpay ka sa person mo. Na makasal ka dyan sa person mo na yan. See? Or else ay, kung dati mo asawa yan, ma-unite kayo. Or kung hindi mo pa asawa yan, makasal kayo. Ano pa? Victory saan? Sa nagmamatigas na ito, devil. May devil ka ba sa katawan? May demonyo ba sa katawan mo? Meron eh. Meron oh. Yan na nagsususe no, para maging excited ka na magkakaroon na ng ending to. Parang may nakasapi. Ano ba yung nakasapi ba yan sa'yo? Oo, nakasapi yan sa'yo yung devil na yan. Ano ba yung devil na yan? Fallen angel? Yung nakasapi sa'yo, fallen angel? Hindi. Nephilim? Nephilim? Ano ba yun? Elemento? Elemento yung nakasapi. May nakasapi sa'yo. Hindi, kaluluwa ng Nephilim. Kaluluwa ng Nephilim. Kasi yung Nephilim, kasi boy, kaluluwa ng Nephilim ang nakasapi sa'yo. Nagmamatigas yan na umalis sa katawan mo. Nakatira yan sa katawan mo. Sinasalbahe ba ang katawan mo ng kaluluwa ng Nephilim na yan? Oo, yung sinasalbahe ang katawan mo. So, pwedeng nakakaramdam ka ng sakit din. Yan yung nagbibigay sa'yo ng excitement, yung parang nagaganahan ka, tuwang-tuwa ka, lalo kung nangungulam ka, yan yung nagbibigay sa'yo ng excitement. Lalo kung gumagawa ka ng mga witchcraft, kasi doon sa energy mo kanina, kaya ko nasabi. Oh. Yan ang parang nagiging mature ka, na yan yung dahilan kung bakit ganun ka. No? You're so brave and courageous and excited, no? To do something, yung kaimaturan, yung mga ganyan. Meron kang sapi. May sapi ka. May kulang ka din ba? May kulang ka. Nakasapi yan sa'yo. May kulang ka din ba? May kulang ka din, oh, sa katawan mo. May nagkukulang din sa'yo. Alam niyo naman kung paano, ano yun yung kulam. Kulam naman dito naman yun, binabasa, di ba? Sa kamay. So, yan. Sa kamay yan eh. Pagpantay yung daliri, walang kulam. Pagpantay mo to.
Pero pagka hindi pantayan na mataas yung kabila, yung kanan, hindi, may kulam ka. Pag kaliwa naman ay gawa ng elemento yan. Mga ganon. So, yan. Magkakaroon din ng ending yan. Makakalaya ka din dyan. Sa sumasapi sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit ganyan kay. Kung bakit ganyan ka. Kung bakit ganon yung mga hilig mo. Kung bakit mahilig ka sa, yung parang na-excite ka sa mga ginagawa mo. Alam mo yan kung ano yung ginagawa mo sa mga nakaresonate dito. I-explain ko na yung kanina. Sa nakaresonate po. Sa nakuha ng energy. So, ayan. So, ano pang malalaman mo? Ano yung mga kasagutan sa mga tanong mo? Ano yung sasagot sa tanong mo? Hindi na din magiging clouded yung isipan mo. Or else, what's with the 7 of cups in reverse here? You know, kung merong nangulam sa'yo, mawala din yan. Ano ba yan yung sumapi sa'yo? Dahil ba sa kulam? Hindi. Sumapi yan sa'yo dahil gumagawa ka ng witchcraft. Or, hindi. Hindi dahil sa witchcraft. Sa lahi nyo, na parang sunurin na sinasapian ng mga ganyan sa lahi nyo. Hindi. Anong dahilan? Dahil na-depress ka kaya sinapian ka? Hindi. Anong dahilan? Meron ako naalala. Pwedeng addiction to. Pero may sapi ka daw eh. Sapi ka. Kaluluwa ng ni film yan. Demonyo. Demonyo na usapi sa'yo. Hindi fallen angel ah. Demonyo yan guys. Meron ka bang tangan? Meron ka bang mga medalyon? Na pagmamayari ng demonyo? Sa akin yan, may nakuha ako sa Dumaguete oh. Nalaman ko sa Baraha. Kaya parang tumatay yung balahibo ko noon. Yung ano. Oo. Kaya tinapon ko yun kasi alam ko sa demonyo yun eh. Tinignan ko sa Baraha. Lumalabas demonyo talaga. May-ari noon. Protection yun. Pero, protection talaga yun. Pero, alam ko na sa demonyo yun. Kaya tinapon ko. Pinatapon ko sa sawa ko. Kasi sa demonyo yun eh. Ayaw ko na sa demonyo. Parang kakaiba kasing bato yun. Napulot ko lang yun. Siguro binigay talaga yun. Para bang ang may-ari noon, demonyo. Demonyo ang lumalabas eh. O parang hari ng mga inkanto. Parang mga ganun. Inkanto or parang demonyo na. Mga ganun. At pwede kang humiling doon. Yun ang sabi sa Baraha. Pwede akong humiling doon. Kahit ano. Pero pinatapon ko yun kasi sa demonyo talaga yun. So yan. Nakita ko sa Baraha ulit-ulit. Sa demonyo talaga may-ari noon. Ang nabigay noon sa akin. So binigay lang talaga niya. No, hindi mo yun sa akin. So yan, doon, parang napulot ko lang, napansin ko, kakaiba yung bato na yun. Pero may ari demonyo. Kaya pinatapon ko. May tangan ka, meron kang medalyon or bato na, or pwede nga pinamana sa'yo, mga ganun ba, or else binigay sa'yo, mga ganyan. Meron ka. Doon yun. Kaya yun, sumapi sa'yo. Meron. Kaya sumapi yun sa'yo kasi high priestess in reverse yung energy mo. Hindi strong yung intuition mo. I mean, hindi, kung magician, yes, intuitive ka din naman. Pero hindi ka tulad ng high priestess na yung may powerful yung intuition and perception kasi. Na parang may gifts, psychic gifts kasi, or it's a gift na talaga. Yung mga
yung hindi basta-basta mapasok na ano, parang may energy na nakabalot sa mga high priestess kasi na, basta, ganun. In reverse kasi, that's why nakapasok. Kasi hindi ka ganun ka-intuitive. Kasi hindi ka innate na malakas yung perception or intuitive, yung ganun, yung inborn, hindi ka ganun. Kaya, maring binigay ba yun sa'yo? Binigay lang sa'yo yan, yung tangan mo, tangan, or hiniling mo, hiniling mo. Pwede nga, minana mo, mga minana, mga ganyan, pwede minana mo yan. Or binigay, no? Mga ganun. Yun, may demonyo yan. Nalaman, yung tangan mo. Doon ang galing yun. Yan ang nanalbay sa katawan mo. So, may karamdaman ka ba ngayon sa katawan? May naramdaman ka ba? Wala kang naramdaman, pero sinasalbay ang katawan mo yan kanina. Meron ka bang sakit ngayon? Wala. Para bang, pero may nanraidro sa'yo. Ayun na yun, demonyo. Siyempre, demonyo yun, guys. Iba nyo yun, demonyo. Iba yan. Kaya yung akin, napulot ko lang yun, hindi ko alam. Noong una, nung tiningnan ko, nagtaka ako bakit tumatay yung balahibo ko. Yan pala. Habang nagre-reading ako, tumatay yung balahibo ko. Yung pala, demonyo talaga mayari. No? Ulit-ulit eh. Kasi ayaw ko pambitawan eh. Ay ako itapon kasi kakaibang bato siya. Para bang para talaga sa akin. Ganon. Dinala ko pa dito sa Maynila. Dito. Pero pinatapon ko din. Kasi nga, pangit yung ganon. So, kung meron ka niyan, kung gusto mong makalaya dyan, na walang sumasapi sa'yo, itapon mo yan. Or, huwag mo ibigay sa iba. Kasi, di mo nyo may-ari niyan. Yun na naman sasapian yung bigyan mo. Lalo na kung may pamana sa anak mo, may anak ka. Kasi yan ang sasapian, salbahin katawan ng anak mo. Yung utak niya. May depikto ka ba ngayon sa utak? Ito guys, prangkahan lang to ha. Wala naman. Baka yung utak mo sinasalbay. Ano ba? Ginugulo niya ba yung utak mo? Ng demonyo na yan? Siyempre, ginugulo niya. Tapos puro baggage, problema, ganyan. Puro insecurities, nervyos. yun yung sakit na binibigay niya sa'yo, mga malala. No? So, ito na lamang guys for collective reading. So, kung baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na siguro yung ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.